So in today's video, mga momshi, wala na tayong patumpik-tumpik pa. Ang gagawin natin is mag-hair color tayo using this Beauty Labo Whip hair color. So it's been a month ago na, no, mga momshi, since nag-hair color ako. And ayan, mukhang kulay kalawang na yung aking hair. Kaya magre-retouch ulit ako with the shade of Sweet Grinch. So medyo ashy tong color na to, no, mga momshi. And nabili ko siya sa the SM Store City San Lazaro Beauty Section for the price of 349 pesos. Pero ang original price niya kasi, mga momshi, is 399. So naka-less 50 off lang itong product na ito nung aking nabili. So ayan, kakagising ko lang, mga momshi. Pagpasensya niyo na yung aking boses, ang aking pagmumuka. Nag-toothbrush and lip tint lang ako. And then ayan, set up na agad tayo na, mga momshi, para naman makapag-hair color na agad tayo. So check natin yung mga laman nito sa loob. Kakaiba tong hair color na to, mga momshi, kasi makikita nyo mamaya kung bakit siya kakaiba really, nigga, sa mga typical na hair color na ginagamit ko. So sa loob ng box, mga momshi, makikita nyo itong parang tumbler na ito. And then, sa loob ng parang tumbler na to, mga momshi, meron tayong oxidizing lotion. Pero kung makikita nyo, ayan, sobrang liquid na itong oxidizing lotion natin ito, na parang ibang-iba siya sa mga oxy na ginagamit natin, di ba, mga momshi? Hindi siya thick. So ayan, sobrang liquid niya, mga momshi. And then we have here the hair colorant. We have the hair treatment. So ito, mga momshi, ginagamit siya after mag-hair color. So hindi siya conditioner, mga momshi, ha? And then we have hair gloves. So ang cute ng gloves na to, mga momshi, tingnan niyo. Kasi hindi siya yung puchu-puchu lang na gloves. So ayan, para siyang surgical gloves na kapag sinuot natin, talagang sigurado tayo na hindi mababahiran ng hair color yung ating mga kamay. So the last one, we have here the manual kung paano siya gamitin. So hindi ko na to babasahin, mga momshi, ha, para mabilis tayo. Pero step by step ko pa naman siyang ituturo sa inyo kung paano siya gamitin. Kasi as you can see, ayan, dahil made in Japan siya, ayan, Japanese yung kanyang sulat. Pero may makikita rin naman tayo dito English version. So ayan, para mapadali tayo, ituturo ko na lang sa inyo kung paano siya gamitin, no, mga momshi. Kasi binasa ko na siya kanina. So using this tumbler, mga momshi, hindi na tayo gagamit ng any lagayan or brush. Ito na lang yung tanging gagamitin natin. Pagsasamahin natin si oxidizing. If I'm not mistaken, ha, mga momshi, kung oxy pa rin yung tawag sa kanya. And then yung pinaka hair colorant. So ayan, sobrang liquid na itong hair colorant na to, mga momshi. Ang gagawin natin is, isasalin natin itong ating oxy dito sa ating tumbler. So ayan, sobrang liquid niya, di ba, mga momshi? And then, open natin si hair colorant. Diba? Ang haggard ko, mga momshi. Kakagising ko lang kasi talaga. And ito na yung naisip kong gawin. Actually, kagabi, excited talaga ako siyang gamitin. So, ayan. Pagkahaluin lang natin siya. Para siyang vitamin. Vitamins ang baby. Char. Ayan. Then, isisilid natin itong ating tumbler. So, tumbler na lang yung itatawag ko, mga momshi. Ayan. Make sure lang na sobrang sealed siya, mga momshi. Kasi ang next step na gagawin natin, based dun sa manual na nabasa ko, is isi-shake natin siya for 30 times. Shake natin. Shake, shake, shake. Ginagawa mo. So, ayan. Kapag wala na kayong nararamdaman na liquid habang sinishake siya, mga momshi, tsaka natin siya i-open. Kailangan yung pinakalaman na itong tumbler na to is puro whip na lang or puro bula na lang siya, mga momshi, no?
So ayan mga mamshi, naglagay na rin ako ng gloves and then make sure lang na wala na tayo na-feel na any liquid dito sa ating tumbler. Tsaka natin siya i-open ng dahan-dahan. Bakit kailangan wala ng liquid na ma-feel no mga mamshi? Kasi hindi na natin siya ulit pwede i-reshake kapag na-open na natin siya. So ayan, i-open natin siya ng dahan-dahan mga mamshi kasi whipped foam siya. So bula talaga siya ng mga mamsi. Ayan. O, diba? Tapos, itong bula na ito, mga mamsi, ito yung ilalagay natin sa ating hair. So, ang kinaganda ng hair color na to, mga mamsi, hindi na natin kailangan gumamit ng any brush na pang hair color. And then, syempre, kasama na yung lagayan. And then, hindi na natin kailangan i-divide yung ating hair into 2, into 3, into 4, no, mga mamshi. Okay na siyang ganyan. So, ang tanging i-make sure lang natin is malalagyan yung ating mga rootings dyan. Ayun, no, ha, mga mamshi. Ang haba na ng aking rootings dyan. Kaya, ayan, nangangati na naman yung aking kamay na mag-hair color talaga, mga mamshi. Patawarin nyo na ako. So, let's start na, no? Parang wala ako sa mood. So, itong bula na to, mga mamshi, ito yung ating ilalagay sa ating hair. Ayan. Careful lang din, mga mamshi, kasi baka malagyan yung mga mata niya. Yung amoy niya, hindi naman siya ganun ka-strong, no? Tolerable naman siya. Pero syempre, kung sensitive yung eyes nyo, ayan. Pag-ulan ko, sensitive yung eyes ko. Parang humahapi yung mata ko. Ayan. Ilalagay lang natin siya ng ganyan. Basta, i-sure nyo lang mga mamshi na nalalagyan lahat ng routines. Ilalagay lang natin siya ganyan lang siya kadali, mga mamshi. So, sa hair ko, dahil manipis lang naman yung buhok ko, mga mamshi, isang box lang yung ginamit ko. Pero, kung mahaba yung buhok niyo, mga mamshi, I think dalawang box pwede sa inyo. Etong hair color kasi na to, mga mamshi, is kasha siya sa shoulder length na hair. So, kung hanggang dito yung hair niyo, mga mamshi, pwede na tayo sa isang box. Ayan. Yung color nito, parang may pagka-ash. And, pinaprioritize ko yung routines ko. Kasi nga, black na siya.
15 minutes later. So ayan mga Mamshi, we're done. As you can see, ayan, mukha kong si Maleficent. Actually, si Nadja ko yan na parang sungay kasi may sungay talaga. So ayan, habang nililive natin siya for 30 minutes, babasahin ko lang yung konting reminders while using this product na mga Mamshi. So first, after natin mag-hair color, do not use plastic wrap or hair cap while leaving to allow whip foam to develop. So, huwag daw tayong gagamit ng hair cap while using this product, no, mga Mamshi. Iba siya sa ibang hair color na kailangan talagang lagyan ng hair cap. Itong whip hair color is hindi siya kailangan lagyan ng hair cap. So, do not comb hair while coloring as it may cause dripping. So, as you can see kanina, no, mga Mamshi, hindi tayo nag-hair comb or hindi tayo gumamit ng supply. So, last, always dispose of any leftover mixture. Mixture because gas may be produced in the container causing it to burst and the mixture be overflowed. So, ayun lang naman yung konting reminders na mga Mamshi. Yan, ililip lang natin siya for 30 minutes and I'll be back. So, ito na siya mga Mamshi. After kong banlawan, kapag basa, ganito yung color niya. Sa personal, ang kulay niya is parang nag-dark silver-ash siya. Pero pag sa camera mga Mamshi, sobrang dark niya tignan. Oh, diba mga Mamshi? So, papatuyuin ko muna siya using this hair blower and tignan natin kung may difference ba kapag basa or tuyo yung color niya, no, mga Mamshi. And share ko lang sa inyo, nag-lip tint and kilay lang ako, no, kasi ongoing yung aking pagre-rejuve. So, tanging lip tint and kilay lang yung aking inilagay. Wala akong inilagay na anything na powder sa aking face, kaya medyo hard guard over so sa ang lola niya, no, mga Mamshi. So, ayan, blower ko muna siya. Danda. Ayan, nag-dark yung aking hair kasi nga medyo dark yung ating ini-hair color. And kung i-compare natin dito sa mismong box and then sa aking hair color, achieve naman yung ating ginawang DIY hair color kasi nga color treated na yung aking buhok. So, ayan. I super duper love it kasi nakakasawa din kasi talaga mag-blonde and ayan. Sana hindi siya mag-fade agad, no, mga Mamshi. Gusto ko ganyang color muna para maiba naman, no, mga Mamshi. And I love it. So, ayan, lalabas ako, no, mga Mamshi, para makita nyo kung ano yung itsura niya. Ang ingay sa boss. Para makita nyo kung ano yung itsura niya kapag nasa arawan ako, no, mga Mamshi. So, ayan, don't mind my face. Pupawisan ako and wala akong any powder na inilagay sa aking mukha, no, mga Mamshi. So, ayan! Let's get it. So, ganito naman yung itsura niya, mga Mamshi, kapag nasa arawan na. And I love it! Ang shiny niya sa hair, no, mga Mamshi. Kahit ayan, medyo dry na yung aking hair. Pero pagdating dito, sobrang shiny niya. So, excuse me sa mga sasakyan. So, ayan, ganito yung itsura niya. So, ayoko masyadong magbabad sa araw, mga Mamshi, kasi nga nagre-rejuve ako. So, ganyan lang yung itsura niya. And there you have it! Ay, nag-highlight. So, kung gusto niyo pong bumili ng ganitong hair color, mga Mamshi, available po siya in all Watsons and beauty section nationwide. So, that would be all for today, no, mga Mamshi. Kung nagustuhan niyo po yung ating DIY hair color, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mas updated pa kayo sa mga bago kong i-upload na mga videos. Thank you for watching! Bye! May pagpiyok na girl. Bye!